ang Philippine Marines at mga sailors nito ay kasalukuyang inuokupa at pinoprotektahan ang ilang maliliit na isla at bahura sa West Philippine Sea upang igiit ang soberanya at seguridad ng bansa. Ayon sa isang pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Cirilito Subihana. Sinabi ni General Subihana sa isang pakikipanayam sa CNN na, "As we speak, we are occupying 9 stations. We have sailors and marines in the West Philippine Sea, occupying islets and some shoals." Sinabi rin ni Subihana na maliban dito, balak rin ng Armed Forces of the Philippines na palakasin ang seguridad sa loob ng territorial waters ng bansa sa pamamagitan ng pag-install ng mga CCTV upang magkaroon sila ng kakayahang mamonitor ang sitwasyon sa West Philippine Sea. "We are enhancing our security exposures in that part of our country. We are also planning to set up high-resolution CCTVs so that our situation arrangement will be real-time," ayon sa pahayag ni Subihana. Idinagdag ni General Subihana na mayroong 10 Navy ships ng Pilipinas na kasalukuyang pinapatakbo ng Western Command upang mag-ikot sa West Philippine Sea at protektahan ang territorial waters ng bansa. Ibinahagi rin ni Subihana na mayroon silang natanggap na impormasyon mula sa National Task Force for the West Philippine Sea tungkol sa presensya ng ilang mga barko ng China kasama ang mga maritime militia vessels na nasa loob pa rin ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Sinabi niya na there are still Chinese vessels from their coast guard. Some are militias, some are fishermen. Tinanong rin si General Subihana tungkol sa plano ng Armed Forces of the Philippines na magtayo ng isang logistics hub sa Pag-asa Island at sinabi niya na kasalukuyan na silang nakikipag-ugnayan sa local government ng Palawan hinggil sa budget at construction ng nasabing proyekto. Sinabi rin niya na nangangailangan ang local government ng Palawan ng isang malaking halaga upang masimula na ang pagpapatayo ng nasabing logistics hub, layon ng proyekto na gamitin para sa refueling at resupply. Samantala, noong nakaraang linggo, ang Department of Foreign Affairs ay naghain na naman ng isang panibagong diplomatikong protesta laban sa China tungkol sa panghaharas umano ng mga Chinese vessels sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Nag-deploy ang Pilipinas ng maraming naval at air assets sa loob ng maritime territory ng bansa. Kamakailan lamang itinaboy ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China palayo sa Sabina Shoal na kung saan ay nasa loob ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Samantala, sinabi ni US President Joe Biden kay Chinese President Xi Jinping na pananatilihin ng Estados Unidos ang isang malakas na military presence sa Indo-Pacific, lalong-lalo na sa South China Sea. Ayaw umano ni President Biden na magkaroon ng hidwaan o gulo sa South China Sea, ngunit mapipilitan itong gumamit ng puwersa kung hindi ititigil ng Beijing ang mga ginagawa nitong pagsisikap upang mapalawak ang kanilang impluwensya sa rehiyon.
sa kanyang unang talumpati sa isang joint session ng US Congress, ibinahagi niya na nakipag-usap siya kay Xi Jinping at sinabi ni President Biden na ang Amerika ay handang makipagkompetensya sa China at hindi ito naghahanap ng anumang gulo. Sinabi rin niya kay Xi Jinping na mananatili ang US military sa Indo-Pacific region tulad ng ginagawa ng Estados Unidos sa ilang mga bansa sa European Union. Ngunit agad namang binalaan ni US President Joe Biden si Xi Jinping na handa siyang depensahan ang mga interes ng Amerika. Handa rin umano ang Estados Unidos na makipagkompetensya sa China kahit sa anumang aspeto. Sinabi ni President Joe Biden na ang Amerika ay handang kontrahin ang mga tinatawag na unfair trade practices na ginagawa ng China upang protektahan ang kanilang mga manggagawa at industriya tulad ng pagbibigay subsidiya sa mga state-owned enterprises ng bansa at ang pagpigil sa pagnanakaw ng kanilang mga teknolohiya at intellectual properties.